the local government of Butuan City, under the able leadership of Honorable Mayor Ronnie Vicente Lagdada, has approved dated April 6, 2020, the enhanced community quarantine or the ECQ. Then that is in line with the previous report of the DOH that we have one positive or confirmed in Butuan City, and temporarily now hospitalized in Caraga Regional Hospital. Then under the ECQ or DEO 23, no, series of 2020. So supposedly, you know, to give you a brief summary of the provision of the ECQ, so definitely it encourages everybody in every constituent in Butuan City to stay at home up to April 30, or there's no specific, no, there's specific, because definitely the intention of the local government of Butuan City is to have the cancellation or cease operation of the ECQ. That is why kung makita natin siya, ano, walang pizza yan, just because, no, just because if there is a necessity to extend to another time or there is no extension, then the city government will issue an executive order for the stoppage of that particular enhanced community quarantine. Then so in staying at home in order for our constituent, as one of the mode in preventing the contamination of the COVID-19 virus, then our constituent is urged to stay at home. Then in accordance with that, so there are certain APOR, no, authorized person outside residence, particularly our frontliners, the PNP, the medical services, then the Bureau of Fire, then other volunteer, medical volunteers manning our quarantine control points. So expectedly, no, makikita natin mga kasama. So expectedly as to start April, on the midnight of April 13, 2020. So people, no, so presumably people at the street are those people covered with exemptions and covered with a work pass and the corresponding barangay quarantine pass. Then there are certain guidelines for that, for the issuance of the barangay quarantine pass. Then our senior citizens, supposedly they are not entitled or they are disqualified to have that particular barangay quarantine pass, considering that our senior citizen, especially they are vulnerable, they are presumed to be vulnerable for infection. So sa ano natin, no? Sa ano natin? So we are leaving that particular work, particularly on the determination who are qualified to the barangay level. And so at this point of time, we presume that the barangay is already through the issuances of the barangay quarantine pass as well as the work pass. So this is a golden opportunity for Butuan City Police Office City Director to announce to our people that this time we really mean business. And I already directed the station commanders, station 1, particularly station 1, 2, 3, and 4, considering likewise station 5 is mainly composed of rural barangays. So for this urban police stations, so we require them the uplansita, people at the streets, particularly emphasizing social distancing, wearing of face mask, as well as the corresponding presentation of the documents required why they are present in the streets. Then
There is no such thing as consideration because everything na inano natin is already set. Then, if you are, for example, if you are presenting, if you are, pag sinabi mong APOR, no, authorized person outside residence, then you are NRS. So you will be required to present your ID, your employment. No? Then NRS ka nga, pero wala ka namang employment, so you are IUPOR, unauthorized persons outside residence. So the APOR, it should be in connection with your duty. Then NRS ka, o mente ka, pero hindi ka naman by virtue of profession, no? You are a frontliner supposedly, but you are not working with a private or public hospital, so that it safe to say that you are unauthorized person to be outside residence to stay at home. Then sad to say that for almost 3 weeks, more than 3 weeks operations under the EO 18 and 19, the localized community quarantine, a lot of violators recorded in our office, ranging to the violators of curfew hours. Then based on the records we have submitted to the regional headquarters, the violators for 3 weeks, we have a figure of 274. Then, unfortunately, several of the minors, na sorry, panawagan na naman natin, yung mga nanay nito, yung mga magulang nito, bakit ano, hinayaan na magliliwaliw sa gabi itong mga kabataan at saka mga anak nila. So panawagan na naman, let us safeguard our own household by having a full accounting of the members of the family so that they will not be landed in the different detention facilities of our police stations. Although there are several questions raised that violators of this, in accordance to the city ordinance, is only community service. But if we will base in the violation of the revised penal code, disobedience, it is punishable for 6 months imprisonment. Then if you will be arguing or fighting with the law enforcers, particularly the PNP, you will be charged accordingly for Article 151, no? Of the revised penal code. And likewise, you will be charged for their assault. Then, pampalaliman pa natin, you will be accordingly charged for the Republic Act 11649, the Bayanihan to Heal One Act, that is the latest Republic Act enacted by the Congress, giving emergency powers of our President. So, the bottom line of this, we are not counting for the so-called number of arrests, number of violators, but we will be counting on the number of obedience to be initiated by our citizenry. So with the platform of the BCPO press corps, I am very much thankful for our partners in the media for having this particular forum for us. The city director could be most likely announced to the public that everybody must be a part of the solution of the COVID-19 affectation, but rather now instead to be part of the problem or headache of our city government. Thank you. Good morning. Sir, before we proceed to our Q&A, we acknowledge Sir Steve Paikan of Radyo Bombo, Sir Cecil Libanez of Radyo Servicio. I would like to reiterate ang atong house rules, atong Q&A. Just one question and one follow-up lang. This straight to your question, direct to our city director. So, siguro akong binamanuhan ng cycle everyone para magbutana. Sir, isa sa mga problema karon, sir, is nga itong pagkahatag ng quarantine pass. So, we know for a fact, sir, nga wala pa na human ng uban barangay sa pangapadapod o quarantine pass. Sir, no? So, as you mentioned, effective 12 days, sir, ang atong pag-strict implementation.
sa ECQ, especially sa 24-hour checkpoint, sir, no? So, sir, what if katong mga wala pa quarantine pass, how do you deal to that kind of problem, sir? Na magawa sila, ang ilang rason, wala pa sila natagaan sa ilang mga respective na barangay. Are they exempted gapon, sir, na magawas o mapalit sa ilang mga paginanganan? So, based on our coordination with the city administrator, although we acknowledge that there are certain big barangays or large barangays constituting large or a bigger number of constituents, but still we already have the initial issuances of barangay quarantine pass. So in order to have a uniformity in the enforcement of this, no, I urge those large barangay constituents na hindi pa nabigyan ng barangay quarantine pass, no, huwag muna kayong lumabas, no, because your movement was specifically ngayon nakikita ko, no, at the initial day nakikita ko mas lalong dumami yung mga tao sa palengke, mas lalong dumami yung tao just because, no, kahit walang kaano, gusto lang makipag-usyuso. So gaya ng ano, ng gaya ng ampa yun, no, siguro mga 5,000 pa lang yung nabigyan nila. So then they are targeting 15,000 na mabigyan nila ng quarantine pass. So that number is a bigger number to be outside at one time. So now it does not constitute na meron ka ng quarantine pass, you are free to roam around within the city. So your purpose in having that barangay quarantine pass, if you are the breadwinner of the family, so your place of destination, it should be home, then going to your workplace. Workplace, going to home. Then if you are, your barangay quarantine pass is to have an access of the essential and basic commodities, so your destination is market, groceries. Then malls and other, no, yung visitation to other barangays, that is not tolerated and allowed. It is for the very purpose for you to have an access of the essential and basic commodities. So, no, it's up for the barangay, the issuance of the barangay quarantine pass. Although, nakikita na natin noon, nadaan na natin na they could still access the basic commodities without the barangay. Nagiging big deal na ito dahil sila hindi na-issuehan. Then, yung mga ano, they are crying for the barangay quarantine pass dahil yung iba, baka magkabigayan ng social amelioration program funds na hindi sila makasali. So yun ang ano nila, yung mga apprehension nila. That is why they are rushing times. So we will not complicate on the issue on the beneficiaries of this SAP as well as to have access of the prime commodities. So yung bayanihan, yung Republic Act 11469, hindi ito magiging matagumpay, mga kasama sa mga mamayan at saka sa mga butuanon kung tayo ay hindi tayo makipag-cooperate. Na even your city director, no? If I don't have any business outside, I prefer to stay at the city's office and quarters. Just to decongest the influx of people outside. So sana, no? Bear with us, no? Bear with me. And it entails a lot of sacrifices. Just because, no? Sacrificio ito. Dahil if we could not be able to flatten the affectation curve, no? Affectation curve by April 30, then most likely, no less than the president, no? I have the apprehension that the president again would extend the ECQ, not only in Metro Manila but all over the country. Because, no? Dumami na naman yung ano, yung COVID cases natin, then the president, no? Pati yung city government natin under Honorable Ronnie Vicente Lagnada, he is very apprehensive that this the health security of the Butuanons. So, para matuldukan na natin ito, magiging zero uli itong affectation ng COVID dito sa buong Butuan, no? Sa Dakbayan, sa Butuan,
So makiisa tayong lahat, no? Let us cooperate. Dahil kung wala man ang kabuluhan yung paglabas-labas natin, so the issue is not barangay quarantine pass, but rather our cooperation, no? Our cooperation, because it is not the government of Butuan as well as the PNP organization will be affected, but rather we are speaking the health of our respective loved ones and members of the family. Thank you. The last follow-up question, sir. There are reports na ang atong mga senior citizen na naiuban ng mga senior citizen yung naisuhan o pass, which is quarantine pass, hindi palit pa sa mga pharmacy, sir. Allegedly, sir, di ba nakapagtang dito sa executive order nga dili pwede tagaan ng quarantine pass ng senior citizen? What if, sir, naiuban ng mga senior citizen nga naitrabaho, sir, like example, real estate agent, kinahanglan sila magawas, or wala lain na kauban sa balay, solo, ano na siya, sa iyong balay, sir. How do we deal with that, sir? Siguro, no? Kung may mga senior citizen na meron ganyan, meron hotline yung PNP, kami nang bibili para sa kanila, no? Then if you are buying, if you are a senior citizen buying for medicine in the Mercury or any drugstore, so it's safe to say that you are having a maintenance or you are an illness in your own. So yun ang ano dyan, no? So the guidelines for the issuance of the barangay quarantine pass, so disqualified talaga yung senior citizen because of that presumption na yung mga senior citizen natin talagang may karamdaman yan, no? May mga ano yan, may mga maintenance yan. Then it is hindi ka naman actually hindi ka naman mamatay sa COVID, pero doon ka mamatay sa infection at saka sa mga complication ng sakit mo, matrigger. Considering again that senior citizen is presumed to be having a weak immune system. So, hindi naman ako, ano, ako nga, 50 plus na rin ako, so I stay and prefer to stay at office and quarters. No, hindi na ako masyadong nagliliwaliw because now, tinitingnan din natin na hindi masinayan ko yung kaibigan ko si Joey D. Pag normal times, yung makasama ko pa rin kayo, no? O pag maging normal na ito, so, iniisip din natin na mas maganda itong buhay kung mahaba pa ang buhay natin. So for senior citizen, no, panawagan ko naman sa mga senior citizen, no, kung wala mang kayong kasama sa bahay, no, magtawag lang kayo sa 188, no, 188, no, so yung sa, o oh, diba yung sa Panda, pwede siguro magpa-deliver yan. Pwede magpa-deliver dyan. O diba tawag kayo sa pulis para yung frontliners natin na kapulisan, yun din ang bibili para sa inyo. Para hindi na kayo, para maiwasan na natin yung paglabas-labas ng mga senior citizen natin. So, then, nakipag-coordinate na rin tayo sa city administrator at saka sa makipag-coordinate tayo mamaya after this sa ABC President through Honorable Jim Atabada, yung ABC League President natin. Again, no, para ma-cushion natin yung mga barangay captains na nag-i-issue na hindi man natin tinatawag na indiscriminate issuance o barangay quarantine pass. Although, siguro yung mga ano nila, yung mga inutusan, dahil itong trabaho ito, yung determination ng mga tao kung sino yung papayagan na lumabas sa bahay, hindi lang barangay captain. Kung hindi, yung mga trusted niya. Baka na misappreciate lang yung pag-issue. So again, meron tayong coordination sa mga barangay para i-review at saka i-cancel nila yung issuance ng sa mga senior citizen na barangay quarantine pass. No? Then, pag sinabing barangay, meron kapitbahayan. No? Meron kapitbahayan, hindi mo pwedeng makisuyo ka dahil yung ano, kapitbahay mo, pwede naman siyang lumabas. Isama mo na yung resita, isama mo na rin yung ID mo as senior citizen, no? At saka isama mo na rin yung ano mo, pambayad mo. So ganun lang yung ano natin. At saka, hindi naman araw-araw nabibili ka ng gamot, no? So yung gagawin natin, so for good for 5 days, depende sa pera. Dahil pag araw-araw ka bumili, ibig sabihin yan, no? Araw-araw ka lumabas, masahe ka na naman, additional expenses. Whereas kung bibili ka good for 5 days,
gone for one week, ganun siguro ako makisusuyo, kahit hindi ka araw-araw makisuyo. So, ganun yung adjustment na gagawin natin. So, I urge our constituent that we should not rush into things. Hindi tayo, huwag tayong magmamadali. Hindi naman emergency yan, no? Hindi naman emergency yan. So, yung ano natin, let us all put things, no? Ilagay natin sa pagpaplano lahat ng mga gawain in these trying times and in this turbulent moment. Thank you. Well, sir, that's Palin Sir Glenn de Gabel of Magic FM. Ano bang mga iskinita, ano bang ipang lahat na gini nila totally niya ang ipangutang sa itong mga barangay. Akong nakita na iuban sir nga kanang volunteer magit po niya kitinabangay, pero na may uban ko sir nga dili maaw na ang ilang approach sa kanang mga mo lagay itagaan ba ni og nga authority sa Butuan City Police Office nga magkandak sila sa matag purok gitpot. So ang ato ang ko ano, ang ato ang kanabitawag na itong barangay quarantine point, no? We are not using checkpoints because checkpoints is only limited to the activities of the PNP. That to include the thorough inspection of the vehicle. The activity of the barangay is only limited for the entry and exit of the members of that particular barangay. So we encourage, no, although all barangay operations, no, the barangay control point, it should be having a focal person duly supervised by our PNP. And that particular barangay quarantine, barangay control point, they are not allowed to inspect vehicles, only person, no, only person. So we encourage the barangay to establish one entry and one exit just to limit the unnecessary movement of their constituents. So yung mga lumabas, yung ano lang, expectedly, yung mga lumabas dapat yung may mga barangay quarantine pass at saka mga work pass. So they are, definitely they are allowed but covered with certain limitations. So thank you. Followed by Sir Elmer Alamo of Brigada News Center. Nakatawata na. Ha? Ah, sige. Okay, si Sir Joey D. Naransin. May mic dito, sir. Pareho sa ganang wire. Followed by Sir Iking Cabillas and Sir Jeffrey Floribel of RNN. Okay. Salamat, Mr. President. Ay, nagtabunin, sir. May buntag, partner. Colonel Quintas, sir. Joey D., I miss you. I miss you too. Okay. Gusto lang ako i-clarify, sir, sa quarantine pass of work pa, working pass. Kay Dunay, earlier, nag-pronounce ang atong city government through city administrator because of confusing this quarantine pass with or without sale. Earlier, karon lang yung buntag, muta na lang ko ni mo kung doon na nabay communication ni abot ka ni mo, gikan ni Ray Bisyata, province city administrator, nga pwede na kanang without sell. Sell ba? Sellio. Kay barangay sell. Basta doon na lang yung tunoy pirma sa barangay kapitan. The reason why nga gihugtan ang pag-check sa quarantine pass because of doon na, base doon na mga fake quarantine pass, base yung paserox nila. O niya, butangan lang o ganang white. O niya, doon na ba? No, itampert ang pangalan. Nanabay niya about kanimo, sir, na direktiba na nanab. So, ato naging ko, no? So, kagahapon, doon natin yung itawag na ito nga City Interagency Task Force meeting. Then, together with us, na si Attorney McClang, na si City Administrator, no? Si Engineer Lee Desciata, together with the Armed Forces and the Station Commanders and our team leaders. Then during our meeting, no, so clarify at giklaro gid na to nga katong walay silyo, no, kinagdanilag itong rendisahon ila tong usbon, no, so as not to complicate the issuance of the, because it might be abuse, no, the issuance of the barangay quarantine pass. So in order to avoid this particular error, no, so we urge
the origin of this Barangay Quarantine Pass to make the necessary revision. Kung hapa on to nila, then katulog yung ano to, okay, we presume na tanang mga barangay na agyoy senyo. But what about the pronouncement of city administrator this morning nga ningon siya, I will call the attention of the city director, Colonel Fuentes, nga pwede na bisan without say. Unsa man? Kato sa inyo, gagahapon naman to, karong buntag, pag-interview. So we have to clarify all these things, no? Okay. So we have a common ground. Ayan. That, no? At sila mismo may naghatag o guidelines nila ni. Ayos, so, sila mismo na guidelines nila. Na kinalataag yung barangay Silgion at tanan ng mga quarantine pass. Okay, okay. So ato na po nang i-coordinate sila, no? Siguro, ang iyong pronouncement siguro, ato po kay humo kasi ni ato ang city administrator. So after this, no, I will make the necessary coordination, no, to clarify all those things. And this afternoon we will be having also the incident management team meeting together with the honorable mayor, so that all of these things will be properly. We have to harmonize everything, so that no, one, no, paano na lang yung ibang barangay na libo ang Binakanamga na nakapag-issue na siya ng 800 tapos nakalimutan ilagay yung seal, binago niya. So na pwede naman pala. So kung ano yung nasa guidelines, we have to stick on it, or what has been dictated in the guidelines in the issuance of the barangay quarantine pass. Thank you. Second question, mga frontliners, we belong to a frontliner, sir, ang media. Now, gani ba tagabi, murubing gani ko, bisan o curfew hour na, using my own car, no, para mag-monitor ko, no? So, di kinahanglan ba sa mga frontliners sa among media na pakitaan sa og working pass o valid ba ang among ID na ipakita sa PNP? So, as provided, no, in the National Interagency Task Force, no, headed by Retired General Galvez, then one of the provision or the template in the APOR or the authorized persons outside resident, the media practitioners is part of the APOR. But provided, no, doon sa kanila, pinagre-require sila na kumuha ng National Interagency Task Force ID. Then, tapos, nirequire din kayo na kumuha kayo ng PCCO ID. Okay. Pero may gali, matapos na itong lockdown, itong ECQ. Hindi pa dumating yung ID nyo. So we have here a common, no, understanding, internal arrangement and understanding. Kanang inyong ID, kanang inyong pagka-team BCPO, insakto na siya. Ay, salamat. Okay. Thank you so much sa pinapin. So, yun, yeah. Internal arrangement. Oh, but sa ato-ato na siya na. Sige, sir. Ato na po, sir. So, kanang mag-inisaya ka, sir, kayong fluent na ba kahit sa winning list, mag-inisaya ka kahit para masabtan yun sa mga tao. Pag natubag ni mo, sir. Thank you so much. Our play partners in the media, especially our field reporters, no? So your company ID is sufficient and enough to be, you know. So we really acknowledge your presence, a part of our dissemination of the information. Okay. Then the medium, the media is really recognized by BCPO to be a highest form of platforms to be used in order to convey the operations as well as the ongoing activity of the PNP, so that the people on the constituent, the Butuanons, could really digest what we are doing. Thank you. Okay, sir. Salamat, Sir Julie of the TQC. Let's acknowledge Sir Yulan and Agustan del Sur. Maugin ni ang sagad ng mga nihay dari sa Butuan, gumikan kay ang manpower sa dakbayan sa Butuan sa mga ngani. O kiniingunanin ang mga labor force, medyo nagkahilis. Kaya, well, in fact, naka-witness ko na kay ako mismo ang amuang sa pagpaanin namo, ang amuang mga nganing ligan sa Bayugan, wa nakalusot sa quarantine checkpoint. So,
money nga napugos di karon pagpagamit ining mga rice harvesters. Oh, muna na ang amuang kuan karon. Kaya medyo dunay tawag ani kanang na wala nakasulod ang mga trabahante sa food production, especially mga manganganig gikan sa Agusan del Sur. Unsa may ato ang lakang ani nga kining magpadayag gihapon ang food production despite nga dunay kining yes, kining enhanced community quarantine. So under the executive order 23, the EO 18, 19, and 23, the economic activity is still free and remain unimpeded and unhampered, no? Padayon sila, no? Gani, gi-encourage ang atong mga kon, mga atong mag-uuma, mananom, gi-encourage gyapon ang atong mangingisda, mangingisda, no? So, under Executive Order 23, na ay certain provisions diha nga coordination sa ato ang halimbawa, ano, there are several instances nga ato ni siyang gi-facilitate. Katong ano katong mga merkaduhay mangumpra taga Las Nieves, no? It should be government to government coordinations. Kung naa kay retail store or wholesale ka dito sa Las Nieves, no? We understand nga wala magi dito ay mga grocery stores ka dagko, no? So ang kanang sila, no, gitagaan na siya og murag certification sa LGU. Tapos ang LGU nagipag-coordinate so that the ang atong BITOS na QCP o ang atong Bigdaulan will now facilitating the entry of these people. But provided that they will be abide with the health protocols initiated in that particular. Hindi porke na meron kang pass galing sa LGU tapos diretso-diretso ka na. So it would be subjected likewise with the protocol while passing in our quarantine control points. So the same ang atong po, no? Ang ato lang di-allow, no, under the provisions katong mga sari-sari o sira-sira store dito na sila mangumpra sa ilahang lungsod, no? O ikaw na kay retail store katako o di ba wholesaler ka dito, siyempre i-presentar ko ng imong mayor's permit or business permit, ha? Just to validate your claim that you are having on the marketing activities. And siguro kung dala na sila o forward, help, or 10-wheelers. So provided again, ang imong 10-wheelers, no? Imong 10-wheelers, ang sakay niya tulo lang, ang tag-iya, ang helper, o ang driver. O wabot na siya o 20, so that's another story. Namasahiro. No? Namasahiro. Because we limit the movement of our people, particularly non-residents of Butuan, to have an entry, particularly on those places identified to be an affected place like Cagayan de Oro of COVID-19. So, yun ang ano natin. Mode nga na-hold to Sir Kay. Walo man to sila kabuhok. Ni Sakay o Bunggo, manganay sa amo. So, na-hold sila. May ko ano na connection because I was there in Lingayaw. Dikin nila pasudyon ang taga Butuan sa Lingayaw. Checkpoint boundary na siya. Actually, boundary is Dangkias. Pero ang Agusa Bill North din, nag-imus na boundary sa Lingayaw. I was there to check my farm on sa Pepasino. Pwede na mag-harvest. So, nakasulod ko kay Bidya ko kay paano na ako sila. Pero ang katong mga musulod dito ng tanang mga negosyante diri sa Butuan, hindi ito pasulod. So, ang taga dito po, nga mo deliver diri sa Butuan, di po kasulod sa Bitos. O na yung among observation. Kaya nga lagi ng mga essential goods, no? Ganito, no? Linawin natin. Farmers delivering their products to Butuan City, no? Ang kaita po, dawat-dawat. Musulod sila sa, ang taga Butuan, musulod sa may Lingayaw area. Ang Lingayaw, ang Las Nieves ko ito lang sa Lingayaw, ibaloy na po sa Kuhan. Diyan sa ato, no, daghan na tagihimong orientation at saka seminar sa ato ang mga
atong mga QCP attendees. Tricycle loaded with bananas, kamuti. Ipalusot na ito siya. No? Then, karoon na panahon na, in trying times, na kung mag-uuma ka, o sa ka-household, so pag mag-uuma ka na kay working pass, because you are considered to be breadwinners. Although you are not employed, pero ikaw ang makagawin, ikaw may breadwinners. So pwede ka mag-deliver sa imong farm products. So klaro? Klaro na siya. Pero nagbit-bit lang ako sa ka, ano, nagbit-bit lang ako sa ka-basket na kamote, then mo claim ka nga, you will be delivering your farm products na ano niya, puno sa mga tao ang imuhang kuan, ang imuhang tricycle. So that is a different story. Ito yung lagi kong sinasabi, no, mga kasama, na yung kapulisan niyo hindi manluloko, pero ayaw din nalukuhin natin yung kapulisan natin. So yung action natin, that should be in accordance with our intention. Kung ano yung intention natin, so dapat yung halimbawa mag-deliver ka, tapos isang kamuting, isang supot na kamuti lang i-deliver mo, so huwag ka nang lumabas. Dahil mas malaki pa yung gastos mo kaysa mapagbili ng ano, kamuti na yan. So that is a typical example na nagkakalukuhan tayo. So hindi natin pinahintulutan yung ano, pagluloko sa mga kapulisan natin. So we are as much as possible true to our intention. Hindi yung palusot, hindi yung alibay. So, sana, no? And pinahintulutan na natin yan. So, may cargo at saka walang, ano, walang laman yung 10-wheelers o yung ano, pinahintulutan natin na pumasok yan, na kumuha ng, ano, yung ano yan, mga food items. Kumuha, pinahintulutan natin yan, pero provided tatlo lang ang sakay. So, there are, ano, na merong isang instances galing Kabadbaran. Eh ngayon, magde-deliver siya ng isda, no? Comprador. Nakasakay sa bunggo, tapos limang banyera, pero ang problema dahil sampu ang sakay. So, yun, nagkakalukuhan naman yun, nagre-reklamo. So, hindi natin pinapayagan yan. Dahil pag totoo yung ano natin, tatlo lang ang sakay sa bunggo. Yung driver, helper, at saka yung may-ari. So, yung pito, pinababa yung pito. Para yun, nagiging pasahero na yun, no? So at this point of time, we suspend, no, the mass transport. So inundin na natin just to let the people feel na kung lumabas ka for ratio dahil wala kang ano, iinit, maglalakad ka. So if I, yung intention ko hindi naman masyadong masilan yung ano ko, yung sadya ko sa labas, yung doon na ako sa bahay, manonood na lang ako ng TV, no, ma-memorize ko, alam ko na rin na lahat ng palabas, lahat ng channel memorize na ng taong bayan hanggang ngayon, no? Dahil wala na ibang magawa, no? Nanonood na ng TV, no? So hopefully, no, itong ano natin, no, it's very 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 ano talaga, it very unusual na yung sinabi mo, King, na ano, mga nihay gikan sa Bayugan padung sa Butuan, wherein yung Bayugan mo ay rice granary sa Agusan del Sur. So dapat dito na sila mga aning, ano mo ang hipas butuan, so there's something wrong with their intention, no? Then if ever, totoo yung sinabi niya, so dapat meron siyang working pass sa ano pa na, no? Working pass, meron siyang working pass sa ano nila. Then, pag meron kang working pass, mga ganyan, so kumuha ka ng certification sa employer mo na totoo, na ano ka, yan ang intention mo. In absence of that, so non-residents of Butuan City this time, we do not permit entry. Then, I urge also our media partners, no? We will not be acting as counsel of this particular violators, na tayo yung nagmimidje, tayo yung nakiusap, na papasukin ito. So this time, kahit may sakit pa yung tatay, may sakit pa yung nanay, no, that is yung visitation na mga ganyan, pinuputol muna natin. Ang pinahintulutan na natin kung ano, lahat tayo pumanaw man sa mundong ito, yung makipaglamay o yung makipaglibing, yun lang ang pinahintulutan natin.
Pero as to yung mga tugon, no? Kato mga tugon, o mga last will, pwede na naman itawag sa cellphone yan, no? Pwede naman itawag sa cellphone, pwede naman ipost sa Facebook yan. Pwede naman katigayon na. O pwede i-video call yan. So maraming pamamaraan, no? Just to prove, just to limit the movement of our constituents. So, ganun yung ano natin. Eh ngayon, eh, huwag ka nang ano, huwag ka nang tumawag doon sa naghihingalong mong tatay, lalo na pag napag-alaman mo maraming utang, oh, dahil kasama ka pa sa magbabaya doon. Pagkapaipal. So, huwag ka nang tumawag, dahil, so, dahil ikaw may pera, King, ikaw yung may pera, at ikaw yung number one reporter sa RNN, no? No? So, oh, so ikaw yung number one reporter, ito, ano mo, ito yung pamana mo, 500,000. Akala mo pamana na pera, hindi pala babayaran na utang. Oh, thank you. Yes, sir. My second question is, well, nagsugod ang atong pag-implement sa ECQ, Enhanced Community Quarantine. But for the previous 3 weeks, no? Previous 3 weeks, localized community quarantine pa to siya. Medyo luag-luag to siya o gamay, pero naributay na pailan ang kaso. No? Daghan tayo, guwilubay na tayo na pailan ang kaso, mga unong na siguro, unong. Disobedience na tayo dito sa Station 4. Una, lately, katong aning hanggang lang dito sa ito ang checkpoint sa Bangkasi. Unya, kanigin mga violators na ito involves territory o sa mga sugal-sugal. No? That is part of our campaign against COVID, no? Yung social distancing o ang kaning gitawag na itong social distancing o mass gatherings, no? So daghan na tagnapailan na ito sa illegal gambling, daghan na preso ginanguban diha, no? So there are several money subo kayo na palandungon. We are saddened on that particular incident na ang mga tao instead nga mutuman, nag-violate na hinoon. So more or less, sa kanig yung katungkad, resistance dito sa Station 4 o disobedience na iduha dito, ang kanig mga panubay-ubay, sumbas na puno na, pag-start na gud sa ito ang localized community quarantine, ubay-ubay, ang nagyod na itong napailan ng kaso. Sir, about aning mga minor didad, yung mga bata, kung sa may kuan ani mga ilang mga bayaritos ang ginikanan, ipatawag ba o ang ginikanan ba'y taga-anog sanction? So before, no, under city ordinance sa ato ang curfew, na ipagitawag nga kanigitawag na itong community service na penalty. Then ang atong gihimo sa mga barangays, I don't want to name barangays, but definitely kaning mga crowded urban barangays na ito, maugay daghan o mga violators. No? Okay. So, diba ano mo kung saan yung police station yung ano to? Police station 1, police station 2, o 3. Morning daghan o violators. Thank you, Sir Jutre. Next is Ma'am Miss LJ Saludes of BTV. Love, dila hirap. Since the LJ urges the barangays are known to put their own control points, have we designated specific numbers of policemen sa itong mga control points? Or do we have plan po na magbutang og mga police sa itong mga control points sa barangay? Kaisahay kaning mga residente, dili mo tuo sa mga barangay officials nato, or even kaning mga tano dili tuhan, inoon sa kaning police yun may tuhan. Do we have plan to put or napat specific karong nagibutang sa mga control points na mga policemen, sir? Yes, ma'am. Actually, nabanggit na po ni City kanina, lahat ng control point na ilalagay sa barangay will be supervised by the PNP. So meron tayong tinatawag na pulis sa barangay, yan po yung magsusupervise sa mga QCP. And at the same time, magbibigay kung ano yung mga protocols natin sa QCP. Since
hindi po lahat ng magmaman ng QCP na yan is tanod lang. But then may mga volunteer po tayo dyan para maraman din nila kung sino yung mga pwedeng lumabas at pumasok sa barangay nyo. So meaning to say, Sir Morag, tanan check, tanan control points na yung mga polis, tanan? Not necessarily na nandun siya, ma'am, but then from time to time, the PNP is bibisita po dyan sa mga naka-established. Sir, Cabinet Secretary nung pag-agrahe, sir, no? He required na sa ang government to disclose the COVID-19 patient information. Kaya ba yung mandate for national, sir, kung masay timuo na to, or does it mean na mag-freeze na ang cybercrime law kung i-disclose ang names? Kasi si Nograles, yan ang mag-required ang government, sir, to disclose. Then, I want to clarify, no? We are not in the position of disclosing the names of those may bagong pangalan na ngayon, suspect, probable, at saka confirmed. Unlike before na merong POM, POI, or positive, no? Then the best authority is the DOH, the disclosure of this, no? Then we protected likewise under data privacy law, dahil it would create it would be an issue of the national security, and likewise we will be jeopardizing and subject for humiliation if we will be disclosing the identity of this particular person affected with COVID. So, no, with that, no, that is a classified information on our level, and no, yung nandyan sa amin, figures lang. Yung nandyan sa amin, yung barangay lang, kung ilan, no? Yun ang nakaplot sa report namin, ilan yun sa barangay, dahil pinagre-report namin yan sa barangay. But for the identity of the person, we don't have even in our imagination to have that names. Because the confidentiality of the identity of the person is depending on the CHO and the Department of Health. Sir, if ever the DOH would allow na i-disclose, does it mean, sir, na mag-freeze ang cybercrime law? For example, kung may mag-share of information advance sa itong COVID-19 patient, sir? Then the cybercrime law will only take effect if you will be disclosing an information not in accordance with reality or having a semblance of truth, because it constitutes a fake news. Okay. So yun ang ano natin sa cybercrime law. But okay, if the medium or the platform through social media has been publicized, then the information is coming from the source, particularly the DOH, then sir, most likely, because they are the authority to publish that, so there's nothing wrong. Sa alcohol kay naobserbaran ako diya sa usa ka mall, 3 weeks na wala pagyapon sila yung alcohol. So wala ba inyong na-monitor na hoarders of this anything na nag-hoard sila, rice or whatever, kani alcohol? Sir, good morning. As of this time, sir, wala pa tayong na-re-receive na mga transportation. There, allegedly, sir, mga motorcycle, tricycles, nag-overpricing sa ilang pamasahe. Nalaman mo yung mga na-validate, sir, so far? So, that is one of our primary consideration, no? That the issuance during our coordination meeting, the issuance of the barangay quarantine pass or the work pass, it should not be politicized. Then it should not be an avenue of money making by our barangay officials. So yun ang ano natin, in-emphasize natin. Bakit mo politika? Dahil hindi bumoto panahon sa election, wala naman nagtatanim na kawayan, hindi binibigyan ng quarantine pass, no? Tapos pag walang pera-pera, so that would be an issue in Metro Manila, dahil pinagbibinta 100, tapos yung palusot,
ano daw yun, paglaminip, no? Pero the thought of the matter, yung lamination lang is only 50 pesos, so kumikita 80. Ha, kung meron kang ano, kung meron kang 30,000, 80, so kung meron kang 240,000, tama? So, that is kung timbagay lang yan, pero malaking pera, malaking halaga. So dito sa atin, no, we don't have any issue like that, that the issuance of the barangay quarantine pass has been politicized or they are making a profit out of that. Then, katulog sa mga overpricing, sa mga kanosun, na, nasa provision na sa EO23, that the tricycle, no, although two passengers is allowed, no? So, to emphasize social distancing. So, isa sa promising at saka isa sa likod. No? But without the increase of the so I would urge our constituents, if you are a commuter sporting the barangay quarantine pass or the work pass, you better get the body number of that vehicle or tricycle, then report to us so that there will be a corresponding and proper action to be initiated. No? Magtulungan tayo, ayan, i-ano natin, no? Ipatupad natin kung ano yung nararapat. Thank you. Okay, sir, that would all include our press conference today, sir. Any opening party message nila, sir? Katawahan, ulumulok yun din sa Dakbayan sa Buto, ano? So, ang ato ang, kanyang ato ang ECQ, or the Enhanced Community Quarantine, mahimo na ni siyang successful. Kung ang benefits niini ang atong tagsa-tagsa kapagalingon, dili ang atong PNP organization, dili ang atong city government, kundi ang atong mga mahal sa kinabuhi, ang atong pamilya, ang atong asawa o mga anak. So sa kanunay, akong auhagon ang atong tanan na mga katauhan na magbinantayon kita o magmatinabangon sa kausa na ato ang gustong ipaabot nga unta ang Dakbayan sa Butuan dili unta mahimong apektado sa coronavirus o ang atong dakong pagpakabana inay say atong dako nga hinagiban para atong mapungan pukan ang mabuntog ang pagkuyanap sa coronavirus din sa Dakbayan sa Butuan o ang tanan, no, ang atong kalumos sa banatian o sa kasing-kasing mauntay maghari matag-usa ka na to. Amen. Amen. Thank you so much, everyone, for attending our media briefing for today. Thank you so much, Sir Colonel Fuentes and to all the staff. So, I'll be able to all my media colleagues. Proceed to say no sa ato.